Do you want to know? Hello guys! Good morning sa inyong lahat. For today's video ay magre-replant tayo ng Vietnam Rose or Portulaca grandiflora. Ang Vietnam Rose guys ay isang common garden plant. Ito ay isang uri ng succulent flowering plant. So common itong makikita sa mga gilid ng kalsada, sa harap ng simbahan, or sa mga garden ng mga bahay-bahay. So lalo na ngayong summer, marami tayong makikita ang mga Vietnam Rose na nagbo-bloom. So ang Vietnam Rose ay marami siyang pangalan. Sa iba, ito ay tinatawag na Rose Moss, Sun Rose, Rock Rose, Mexican Rose, at marami pang iba. Meron ako ditong Vietnam Rose guys, tanim ko to last year, tapos napabayaan ko na lang, kaya ayun, makikita nyo na marami ng tumutubong mga damo, at saka meron ding ibang uri ng succulent, tinatawag yata itong Mother of Millions. So ang gagawin ko ngayon ay kailangan kong tanggalin sila lahat, pati yung mga damo, para makapag-replant tayo. At saka yung soil ay kakaunti na lang, kaya kailangan din dagdagan natin ng bagong soil. Kaya ayan, yun ang una kong gagawin ay ang pagtanggal ng mga damo at saka itong succulent na Mother of Millions. Thank you.
guys, hindi ko na rin pala pwedeng gamitin ang lumang soil dahil marami siyang millibugs. Ayan, yung puti na yan, mga millibugs yan. Kaya din pala, hindi na maganda ang tubo ng Vietnam rose ko dahil marami siyang millibugs. Ayan o. Ayan, yung mga puti na yan. So, hindi na pwedeng gamitin yung soil, kaya maglagay na lang ako ng panibagong soil. Pero ang gagawin ko dito sa soil na to, ay ibibilad ko sa araw hanggang sa mamatay yung mga millibugs. Ayan. So, tulad din ng guys, tulad din ng ibang mga succulents, ang mga Vietnam rose ay paborito din ng mga millibugs. Ayan o, ayan, nandyan sa pot, ang dami. So ayan, malinis na ang mga pot, tapos ko na silang mahugasan, kaya pwede na silang lagyan ng panibagong soil. Ito naman yung soil na gagamitin ko guys, ordinaryong soil lang ito, tapos hinaluan ko na lang ng rice hull at saka kaunting buhangin. Ang mga Vietnam rose naman ay hindi masilan sa hindi masilan sa soil. Ang importante lang ay will drain ang soil para hindi sila mabulo, kasi di ba succulent din naman ang mga Vietnam rose, kaya mas maganda kung ang gagamitin nating soil ay well drained. Ayan guys, tapos na. So ganyan lang kadali ang pagtanim ng Vietnam rose. Hindi naman talaga mahirap mag-propagate ng Vietnam rose guys, dahil fast growing sila, tsaka mabilis lang silang mabuhay. Ilang araw lang ay buhay na buhay na yan. Maganda din ang mga Vietnam rose guys kung lalo na ngayong summer na mainit, dahil ang gusto ng mga Vietnam rose ay full sunlight, kaya mas maganda magtanim pag ganitong panahon. Maganda silang itanim sa sa hanging pots, or pwede rin ganyan lang tulad ng sa akin na sa pot lang, dahil wala kaming yung patio namin concrete lahat, so wala akong mapagtaniman na lupa talaga, direkta sa lupa. So ganyan, nilagay ko na lang sa
or itinanim ko na lang sa mga pot. Pero yung may mga ano, may mga patio or yung may mga lawn, maganda yan itanim dahil mabilis silang ano, mabuhay at saka mabilis dumami. Lalo na kung maraming kulay, maganda tingnan. That's all for today, guys. Thank you so much for your time. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin. Yung mga suporta ninyo, guys, ay greatly appreciated. God bless everyone!